Aprobado na ng Kongreso ang panukalang taasan ang chalk allowance ng mga teacher sa susunod na taon. Ang ilan daw kasing teachers ginagamit ang sarili nilang pera para sa chalk. May report si Tina Panganiban Perez. Ang mga guro ang humuhubog sa isipan ng mga kabataan. Pero kadalasan, ang mga gamit sa pagtuturo ni ma'am, kulang. Sa isang buong school year, 1,000 pesos lang ang tinatawag na chalk allowance ng mga guro. Pero hindi lang chalk ang pinagkakagastusan ng pera, kundi lahat ng kailangan ni ma'am, gaya ng Manila paper, permanent marker at kung ano-ano pa. Sa inaprubahang panukala ng Kamara, itataas ang chalk allowance sa 1,300 pesos kada taon. Pero ang Senado, ang inaprubahan, 1,500 pesos. Mas mataas kaysa kasalukuyang budget, pero kalahati lang ng orihinal na panukalang 3,000 pesos. Natuwa na rin dito ang ACT party list. Eventually, sa BICAM, kailangan mag-reconcile. At syempre, para sa atin, kung mapapanatili yung 1,500, di mas paganda yun. Pero aminado si Tino na kulang pa rin ito. Hindi pa rin daw maiiwasan dumukot sa sariling bulsa si ma'am, gayong mahigit 18,000 pesos lang ang starting salary ng mga guro. Sa totoo lang, yung kasalukuyang 1,000 pesos, kapos na kapos yan. Katulad ng ibang mga opisina, yung supplies, no, yung materials, kailangan provided na ng school. Ang Department of Education naniniwala namang makakasapat na ang 1,500 pesos na chalk allowance sa isang school year. Lalabas daw na 150 pesos ang chalk allowance kada buwan dahil 10 buwan lang ang pasok sa kada school year. 20 araw naman ang pasok kada buwan, kaya lalabas na 7 pesos at 50 centavos ang chalk allowance kada araw. Ang isang piraso ng chalk, 50 sentimos hanggang piso ang presyo. Lalabas daw na may 7 hanggang 14 na chok ang isang guro sa kada araw. Yan po ay napakalaking tulong. Ang ating kagawaran naman ay parati pong sumusuporta sa anumang mungkahi na naglalayong itaas ang anumang allowance na ibinibigay sa ating mga guro. Pero para makatipid, imbis na chok, ang binibili na lang daw ng ibang guro ay Manila paper at permanent marker para paulit-ulit na magamit ang teaching materials sa iba't ibang klase. Ang ilan nga raw, pati lumang sako ng bigas, sinusulatan. Inaasahang makukuha ng mga guro ang mas mataas na chok allowance sa susunod na school year. Tina Panganiban Perez, GMA News.